ito'y mas gaganda kung kasama ka ngayong Pasko. Sana'y makapiling ka pagkat sa tuwid bigay naaalala ka. Pakinggan mo ang bulong ng damdamin ko, tanging ikaw ang hinahangad ngayong araw ng Pasko. Ngayong Pasko sana ikaw ay makamtang pag-ibig ko sa'yo'y sana'y maramdaman. Walang iba kung hiling sa may kapal, sana ay mapagbigyan ang puso ko ngayong Pasko. Walang iba kung hiling sa may kapal, sana ay mapagbigyan ang puso ko. Wala nang hihigit lubha.
maganda kung kasama ka ngayong Pasko. Sana'y makapiling ka pagkat sa tuwid bigay naaalala ka. Pakinggan mo ang bulong ng damdamin ko, tanging ikaw ang hinahangad ngayong araw ng Pasko. Ngayong Pasko, sana ikaw ay makamtang pag-ibig ko sa'yo'y sana'y maramdaman. Walang iba kung hiling sa may kapal. Sana ay mapagbigyan ang puso ko ngayong Pasko. Walang iba kung hiling sa may kapal. Sana ay mapagbigyan ang puso ko. Nang hihigit
Paskong ito'y mas gaganda kung kasama ka ngayong Pasko. Sana'y makapiling. Hello.
Chameleon Channel, ayan. Pare Koy. Thanks, thanks. Salamat sa patamsak mo dyan, pare Koy, Chameleon Channel. Alright guys, let's do some piano chords progression. These are just simple chords
let's say, for example, we're gonna do the chords of C, the C chord, and then next is the G chord, and then the F, and then we'll do the G again, and then we'll go back to C. Alright, if you're gonna do a progression of these chords, we're going to play them in a 1 bar, 4 counts, each chord. So let's say we're gonna do the C. 1, 2, 3, 4, then G. 1, 2, 3, 4, and then F. 1, 2, 3, 4, and then G. 1, 2, 3, 4, and then eventually we will go back to C. All right, on your right hand, you can do this, the full C chord, the C, the E, and the G. And then on your left hand, instead of playing the whole chord, you can just do the bass, the root chord, the C, the lower C, and the octave up. So we're gonna do the C chord here on your right hand, and for your left hand, we'll just have the bass. Okay, C, then G, then F, and then G, and then C again. So for your right hand, we'll do the C chord, G chord, then F, and then G, and then go back to C. So let's do an example. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. All right. So we used 4 chords only. C, G, F, then G, and then C again. Okay, sometimes if you play C chord, instead of doing the C chord here, C, G, I will add the G, the lower G here. So it will give you a full sound, full chord sound. So this is different. A little different from this. This sounds more full compared with this. Alright. So this sounds more fuller than this one. It depends. Sometimes I use this, sometimes I don't. So let me use this one first. So C. Alright, see, I'm playing the 4 notes here. The G, the C, E, and the upper G, the octave. So C. Then G. So instead of playing the G chord, I will add the higher G octave. And then F, same thing. I will use the higher F, and then G, and then C. So let's repeat that. 1, 2, 3, 4. All right. So instead, guys, the C, G, C, E, G, lalagyan ko dito ng G, yung mababang G, G note, G, para ma-play ko yung full C chord. Kasi mas full ang tunog nito kesa dito. Depende yan minsan. Ginagamit ko minsan dito. So let's say gamitin natin. Then G. So instead ng G lang, lalagyan ko pa ng octave dito na G. Mas full ang tone. Ganon din sa F. Instead ng F, lalagyan ko ng higher octave dito sa F. Then G ulit, then C.
Okay, 1, 2, 3, 4. Minsan, tatlo lang sila. Pwede nyo gawing tatlo lang and then isa-isa lang sa bass. G pa rin. Second inversion, second position ng G. Ito yung first position ng G is G, D, D. And second position is D, D, G. And then third position is D, G, D. So, pag galing ng C, pwede kayong pumunta sa second position ng G. Alright, papunta ng F. Second position ng F, A, C, F. So, A, C, F. Second position ng F. Ito yung tinatawag na triad, guys. Triad. So, yung triad, three notes to form a chord. So this is the second position ng F. Ang first position ng F ay F, A, C. So dito ay A, C, F. Yan ang second position niya. And then we'll go back to G. Is B, D, G. And then we'll return to C. C, E, D. Alright. 1, 2, 3, 4. Apat na chords lang, minsan makakagawa na kayo ng kanta or makakatugtog kayo ng isang buong kanta. May mga kanta na 4 chords lang ang ginagamit. Or kung hindi nyo naman gustong tumugtog ng mga popular songs na 4 chords lang ang ginagamit, pwedeng gumawa na lang kayo ng create your own melody, yung sariling melody nyo, gamit ang mga chords na yun. In that way, na-enhance pa yung creativity ninyo and then yung pagko-compose nyo ng mga melody. Halimbawa, in C, G, F, and then G, and then C. Pwede nyo gawin na that way, nakagawa na kayo ng sarili nyong melody. Wala kayong pinagkopyahan na ibang music na gano'n ng tono. So, naisip nyo lang, pwede pala siya. See, that's another melody na naman. So what I'm trying to say is pwede kayong gumawa ng mga melody kung meron kayong pinagbabasehan na chords. Kahit 4 chords lang, kaya nyong gumawa ng your own melody. No? So, ang advice ko sa inyo, try to improvise. And then, halimbawa, meron kayong iisip na melody na instead na pwede niyong gawing so that's different. Iba siya kaysa dito.
mas mabagal yung transition. Mas mabagal yung notes noon kaysa rito. Meron na siyang 8 note instead na quarter. 1, 2, 3, 16 note pa. Kasi 'yung part na 'yon gagamit kayo ng 8th note 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 4 and 1, that's 8th note 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1. So that's 8th note. Minsan, mas gusto nyo mas mabilis yan. 1 and 2 and 3 and 4. So, mas mabilis siya. Mas kaysa doon kanina. 16 note na siya, guys. So, yung four chords na yun, C, G, F, G, C, kakabuo na kayo ng magandang melody doon.
katulad guys yung sinasabi ko na 4 chords lang makakagawa na kayo ng kanta, or marami kasing popular songs na 4 chords lang din ang ginamit. Halimbawa yung Let It Be ng The Beatles. So ang chords nun ay C, then G, then A minor, then F. So yung kantang Let It Be, nag-base lang yun sa apat na chords na yun. So C, G, A minor, F. Diba? When I find myself in time. So ganun lang siya guys. So C, G, A minor, F. Ayan, ganyan lang yung chords niya. So in 4 chords, nag-umpisa yung kanta, then natapos siya, puro ganun lang siya. Same chords lang yun. Nagkakaroon lang siya minsan ng mga pagkakaiba, katulad yung sa may part na yan, sa mga ganun. Doon lang siya nagkakaiba. Pero ang basis nun is yung chords pa rin ng C, G, A minor, F. So nag-start lang sa F. Ayan, Waway Pogi Vlog. Thank you, thank you. Or yung kanta ng ni Celine Dion na Titanic. Diba, yung song naman na yun ay nasa key of D. It depends no kung sa D nyo siya pinag-aralan or sa E. Pwede rin kasi. So ngayon, gamitin natin siya sa D. So ang chords kasi ay D, A, and then G. Ayan. Every night in my dream, I see. I see you appear. That is how I know the one. So yung basis naman nun guys ay ganun din. Ang chords lang niya ay D, A, G, and then A, and then babalik siya sa D. Nagkakaroon lang ng konting difference. Gagamit siya ng B minor. So ito additional na lang to B minor. Kasi ina-emphasize doon na nagbabago yung tono. Pero B minor is family of the D chord pa rin yan. Sir Gilbert Hunsay, thank you po. Salamat sa pagpunta sa LS ko ngayon. Good evening. So yung D and B minor, they are related guys. So nasa family of D yan. Kasi ang scale ng D ay D, E, F sharp, G, A, D, C sharp, and D. So nasa family siya ng D. So ang chords lang ginamit dyan ay D, A, G, and then A. Tapos sa near far, B minor, and then A, and then G. Nagdagdag lang ng ninth sa G. Kasi yung melody niya, wherever you are, sa G, ninth. Nagdagdag lang ng ninth. So yung note na A. I believe. So once more, once more. You open a door and you hear
F sharp minor. So additional lang din to. And then G. And then babalik lang yun sa intro. Pero ang basis guys ng chords ay sa D, A, G, and then A. So four chords lang po yung ginamit doon actually. Dinagdagan lang siya. Pero family of chords pa rin kasi yan guys. Actually yung lyric B talaga, four lang din yun talaga. So in four chords, makakatugtog na kayo ng mga popular songs. Maraming mga popular songs na four chords lang ang ginamit talaga. Meron ngang iba na kanta na two chords lang talaga. O, diba? Yung Achy Breaky Heart nga, two chords lang. A lang yun and then E. So paulit-ulit lang yun from the start hanggang sa matapos yung kanta. Alright, Hana Banana Family World. Ayan. Salamat po. Magbibigay lang ako ng konting tips sa pagpiplay ng mga piano chords. Shoutout po sa inyo dyan. Ayan. Sabi ni Mama Evelyn, shoutout po tay Gilbert Hunsay. Ayan, shout out po Hana. Ayan. Sa harang pa po. Sige po, Hana Banana Family World. Thank you sa paharang po. Alright, so palitan natin yung chord progression. Gagawa naman tayo ng progression ng E, and then B, and then A, and then B. Ayan. And then babalik tayo sa E. So same thing din yung technique na gagamitin natin. So E chord. Gagamitin natin yung bass lang ng E. And then bass lang ng B. Bass ng A. And then bass ng B ulit. And then babalik tayo sa E. So, instead na gumawa tayo ng E chord dito, pwede natin gamit ito or yung second, yung third position niya. Kasi yung first position ng E ay E, G sharp, and then B. And then second position is G sharp, B, E. Ang third position niya is B, E, and then G sharp. Pwede natin gamitin yan, yung third position, para hindi masyadong mataas yung tono. So, para hindi natin ito magamit kasi parang masyado na siyang mataas. Depends po yan, no, kung saan nyo siya gustong dalhin. What I'm trying to say is, pwede nyo gamitin yung iba't ibang position yan. I-try nyo din po sa iba't ibang position para mas maging creative kayo. So, A, E, or then B, first position ng B, and then first position ng A, and then B. Oh, so di ba nagawa natin siya? Four chords lang yun. Simple chords lang guys, makakabuo na kayo ng kanta and song.
Or let's say, gamitin natin ang G. And then D. C. And then D ulit. D. And or G. Actually, yung kantang Wonderful Tonight is ganito lang. Actually, yung chords dun eh. It's late in the evening. D and then C. And then G, D ulit. And then G. D. C. And then D ulit. And then lalaroin lang yan. Babalik niya sa C. And then D. G. So nagdagdag siya ng E minor. Pero bago siya pumunta ng E minor, dumaan muna siya ng D over F sharp. E minor. And I say yes. And then D. G. Pero ang basic chords niya ay G, D, C, D, and then G. So dun lang siya umiikot, guys. Minsan instead na D yung gawin, nagawa lang over F sharp. So it means pag may over, yung bass ang na-emphasize po na. Halimbawa, D over F sharp, it means D, the D chord, but ang bass niya, emphasize mo, ang bass niya ay F sharp. So instead na D ang bass niya, F sharp po ang bass. D over F sharp. Ito ang D. So ang bass niya ay D. Pag sinabing D over F sharp, F sharp ang bass. Same chord, D, pero F sharp ang bass. Halimbawa, D over A, D chord, pero A ang bass. Yan po ang tunog niya. So, ginagamit din yan. Ayan. This one. Ayan. D over F sharp. Alright. And then E minor. C. Then G. So, ganun lang siya, guys. Minsan, ginagamit yung mga over, may mga over, para ma-emphasize yung bass. Nakakaganda rin kasi ng tono kapag gumagamit po ng mga over, yung mga bass na hindi yung root. What I mean to say is, halimbawa, D, ang root niya ay yung D chord, yung bass niya. Instead na yan, gagawing F sharp or A. Lalo na pag may mga chords kayo na let's say parang pababa ang tono. Halimbawa, G, D, E minor. So ang nagiging bass kasi nun is G, F sharp, and then E. So para ma-emphasize mo yung pagpunta mo ng E, gagamit ka ng bass line na G, F sharp, and then finally sa E. Para ma-accompany mo naman yung bass noon, G instead na F sharp ang gagawin mo, it's D over F sharp. So G, D over F sharp, and then E minor. And then C, and then D, and then finally G. Alright. Ha 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 ha!
nag-aawitan. Ang ihip ng hangin ngayon ay kailamin. Pasko'y dumarating. Iyo bang napapansin? Ano ang iyong hiling sa araw na ito? Anong bagay kaya ang ninanais mo? Wala nang ang ligaya. At kung nandyan ka na, Paskong ito'y mas gaganda kung kasama ka. Ngayong Pasko, sana'y makapiling ka, pagkat sa tuwing ay naaala try naman natin yung broken chord sa piano. Okay, let's say meron tayong C. Ang chord progression natin is C, G, F, C, G, and then C. So gagamitin din natin yung same chords kanina. So gagamitin natin yung same chords kanina. C, G, F, G, and then C. Alright. Len Bernardo, hello, salamat sa patamsak mo. Okay, so instead na gagawin natin ang chords ng C, G, F, G, C. So gagawin nating broken sila. So broken chords. So that means per note, isa-isa. Ayan ang C. Ayan. And then G. So nag-start din sa B. D.
And then F, A, sa A nag-start. A, F, A, C, F, C, A. And then G ulit, G chords. So first position ng C, and then second position ng B, ng G, and then second position ng F, and then balik, second position ulit ng G, and then C. Alright, so sa left hand, magbe-bass lang tayo. So C, G, F, G, and C. So yun lang, no, para madali. C, G, F, G, and then C. Patamsak. O sige, Len Bernardo, baba mo lang yung premiere, matamsakan natin. May di pa supil. Hello sa iyo, may di pa supil. Kamusta na? Long time no see. Kamusta, kamusta dyan? Ayan, Len Bernardo, baba mo lang yung premiere mo ha, para matamsakan natin. Okay, sa C, no? F, G. So ito guys, isang technique rin to na ginagamit kapag nagpi-play ng chords. So let's say C, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. So yun ay 8 note ang ginamit natin doon. So 1 and 2 and 3 and 4 and 1, 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4, and 1 and 2 and 3 and 4. So 8 note yun, no? So instead na chords ng C na paulit-ulit, G, ipi-break natin yung chords. So ulitin natin, so, nag-start tayo sa C. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2, 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. So each chord is equal to one measure. So 4 counts each chord. So pag sinabay natin yung left hand, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2, 3 and 4 and 1. Alright? Isa pa. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2, 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Kapag gumawa kayo ng broken chords na ganun, let's say sa C chord, gamitin yung thumb, and then middle finger, and then pinky. So C, yung thumb sa C, middle finger sa E, then yung pinky dito sa G. So like this. And then, pagpunta sa G chord, same thing din. So, yung thumb sa B, and then yung middle finger sa D, and then yung pinky sa G. And then sa F chord, same pa rin. Yung thumb sa A, yung middle finger sa C, and then yung pinky sa F. Isa pa?
And then babalik sa G chord. And then C. Alright. So yung right hand, ganito ang piniplay niya. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. So isa pa. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 3 and 4 and 1. Alright. So i-company mo yung left hand. So gamitin natin yung bass sa left hand. 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1. So ganun guys yung pag-play ng broken chord. Pwede mo din yan gawin sa ibang chords. Let's say A, then E, D, E, A, E, D, E, A. Or sa D mo gawin, A, balik ka sa key of D. So yan ang root mo naman is D. Alright. Ganun ang simpleng paggawa ng broken chord sa piano keyboard. Okay guys, so tamsakan muna natin guys yung premiere ni Len Bernardo. Puntahan muna natin yung premiere niya. So guys, yung premiere ni Len Bernardo, tamsakan muna natin guys yung mga hindi pa nakatamsak. So guys, support na rin natin yan kay Len Bernardo. Ayan. Ayan, Dan Tamsak at Len Bernardo. Ayan, sabi ni Mama Evelyn. Salamat po Mama Evelyn. Yan naman si Len Bernardo. Ang haba ng harang guys.
yung ginagamit ko rito si Ebong B, 15 minutes ang harang. Mamaya ko pa matatamsakan yung kay Len Bernardo. Wait lang nga, Len Bernardo, at tamsakan kita mamaya. Ayan, Ariana TV, tamsakdan host. Ayan, salamat po sa patamsak dyan. Ariana TV, si, ano yan, si Tatay Gilbert din yan. Alright guys, so yun ang mga nagawa natin ngayon, no, is chord progression ng 4 chords progression. C, G, F, G, and then C. Harang is life. Salamat po, Tay Gilbert. Salamat sa paharang dyan. So, ulitin lang natin, reviewin lang natin. So, in chord progression ng 4 chords, C, G, F, G, C. Okay. So kahit 4 chords lang, makakagawa na kayo ng kanta, no? Katulad nga yung Let It Be. Ayan. So makakagawa kayo niya na... I suggest hanapin niyo yung mga chords na... Ay, yung mga songs na 4 chords lang ang ginamit. Maraming mga pop song na 4 chords lang ang ginamit. Kahit pambabae o panlalaki na kanta. Marami yan, 4 chords lang ang ginamit nila. Sumikat sila na 4 chords lang din ang ginamit nila. Kasi parang nagiging paulit-ulit lang yung tono nila. So karaniwan na yan, it's very common sa mga popular songs na 4 chords lang gagamitin. Kasi yung mga pop songs na yan, ang melody niyan is paulit-ulit lang. Uulitin lang. So napapansin nyo sa stanza, and then kakantahin yung chorus. And then yung next stanza nun, katono rin ng first stanza. And then kakantahin ulit yung chorus. So kaya pwede silang gumamit ng 4 chords lang na ulit-ulitin lang nila yon. So kaya yun ang secret behind doon. So 4 chords lang, pwede nilang gamitin yon para kantahin yung verse. And then kakantahin naman nila yung chorus. And then uulitin nila yung next verse. Gagawin nila yung next verse katonong-katono nung first verse. So kaya ang chords na magagamit nila doon sa second verse is yung same chords din nang ginamit sa first verse, di ba? So ang mangyari noon, yung melody is uulitin lang. Kasi pagka ganun guys, pagka uulitin mo lang yung melody, mas madaling nare-register sa isip ng mga nakikinig, sa listener. Mas madali nilang natatandaan yung kanta. Mas madaling maging familiar sa mga tao yung kanta, yung tono. Di ba? Yung tono per se, yun mismo. Kaya madali nilang masasaulo yung kanta. Kasi once na alam na nila yung tono, ang sasauluhin na lang nila doon is yung lyrics mismo. Ayan. Ayan, Len Bernardo, Jacket Stein, done po, bagong ticket. Yes, Len Bernardo, pag mag-iwan ka ng baka sa kanya, lagyan mo ng hashtag GG Almine para alam niyang dito ka galing at nang mabalikan kanya agad. Ayan, kasi member ko yan si Jacket Stein. Ayan, babalikan kanya agad. Once na makita niya yung bakas mo, tapos galing ka dito. Kaya lagyan mo ng hashtag GG Almine. Ayan. So yun guys, no. Marami sa mga popular songs ang 4 chords lang talaga ang ginagamit. So yun yung unang pinag-aralan natin. 4 chords progression
paulit-ulit lang. At tulad nga ng sinabi ko, maraming pop songs na ganyan lang ang chord progression. 4 chords lang. Or minsan may idadagdag lang na 1 chords lang. And then maraming songs talaga na ganyan lang. 4 chords. And then yung next is yung next na pinag-aralan natin is yung broken chord sa piano keyboard. Instead na chord ng C, ang pinapaulit-ulit mo, iisa-isahin mo yung notes ng chords. Like C, G, F, and then G ulit. So, isa rin yan guys sa mga technique minsan sa piano. Sa pagtugtog ng piano, isang technique rin yan. Instead na full chords, gagawin mo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. So, nagkakaroon ka ng variation ngayon. Instead na ganito lang, kung kaya mo. Nagkakaroon ka ngayon ng another variation. So, hindi ka laging paisa-isa lang para gusto mo namang ibahin minsan. At least, alam mo. So, I suggest i-practice nyo po yung paggawa ng ganito. Yung broken notes. Ayan, yung broken chords. So, isa-isahin nyo yung notes ng chords. And then, pag talagang masipag kayo, gawin nyo sa iba-ibang chords yan. Let's say it's a G sharp. Or it's a B flat. So kahit saan nyo siya dalhin, C sharp. Ayan, puro major chords lang yan guys. So pag talagang masipag kayo, pwede nyong practicein yan sa iba-ibang chords para mas lalong ma-enhance yung pagpe-play nyo ng piano keyboard. Sa piano keyboard. Hindi lang sa C ang alam nyo. Kasi kung mag-stick na kayo dyan, iyan lang ang alam nyo. Hindi na kayo matututo ng iba. Alright? Ayan guys, yung hindi pa nakadikit kay Len Bernardo, ayan po yung kanyang bahay. Binaba na niya. Dikitan nyo na po kung hindi nyo pa siya kadikit, guys. Okay, next, bigyan ko kayo ng isa pang tip, no? Narinig nyo yung ganitong style. So, iba rin to kaysa rito. Unang ginawa natin na pattern, ganong style. Quarter yan. 1, 2, 3, 4,
So quarter yung ginawa natin na yun. I mean, bawat per beat, piniplay natin yung chords. 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. So quarter, no? May isa pang style niyan, ganito. So instead na quarter lang gagawin natin, magsisingi tayo ng 8th note. Let's say ito. 1, 2, 3, 4. Ang gagawin natin is 1 and 1 and instead na whole C, ang gagawin lang natin is yung 3rd and 5th note ng chords. So let's say pag sa C, ang 3rd note yan is E. And then, ang fifth note niyan ay G. So, when I say third, yung major third niya po, no? Major third. So, ang major third niyan is 1, 2, 3, C, D, E. And then, fifth note is G. So, kukunin natin yung sa first beat, 1, 2, 3, 4, yung major third and the fifth note. And then, yung root na C, yung first note niya na C, ipapasok natin sa 8th note. 1 and. Diba? Sa 8th note siya papasok. Instead na 1, 2, ang mangyayari sa kanya is 1 and. So we'll steal from this chord. Kukunin natin siya, ipapasok natin siya sa 8th. So magiging 8th note siya. So, 1, 2, 3, 4, 1, and 2, and 3, and 4, and. So, 1, and 2, and 3, and 4, and. So, meron na siyang 8th note. Instead na quarter, 2, 3, 4. Magkakaroon ng 8th note. 1, and 2, and 3, and 4, and. Alright? And then, papunta sa G, instead na G, yung second position ng G, ang kukunin natin dyan sa first beat ay yung fifth note and then yung octave ng G sa taas. So yan ang first beat. Ang second beat niya para sa eighth note is yung B. So yung major third din niya. Ganon din sa F. Sa F chord, kukunin natin sa first beat ay yung fifth note at saka yung octave niya sa taas, which is F. And then yung para sa eighth note niya is yung major third, yung A. So pag sa G, 1 and so D and G, tapos yung F, yung eighth note niya is yung B. So 1 and 2 and 3 and 4 and then F. Sa first beat niya is yung fifth note at saka yung octave. 1 and sa eighth note niya is yung A. 1 and 2 and 3 and 4 and then babalik yan sa G. 2 and 3 and 4 and then babalik sa C. Alright, so ulitin natin yun guys, no? From the start. So gagawin natin to, yung may 8 notes. So 1, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2, 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. So isa pa. 1, 2, 3, 4. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. So, hindi na siya kapareho nung una nating ginawa na quarter, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hindi na siya ganon. Naging double time siya kasi nilagyan natin siya ng 8th note. 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 2 and 3 and
So nagkaroon siya ng variation ngayon. So hindi kayo na-stuck sa isang technique lang. Kasi ito, magagamit nyo rin to sa ibang mga kanta, sa ibang mga tugtog. At least, alam nyo kung paano siya ginagawa. Kasi minsan, mapapakinggan nyo yan, paano kaya ginagawa yun? No? So, paano siya ginagawa? So, yun ang isang way niyan, guys. Isang ipiplay nyo sa first beat is yung third, major third at saka yung fifth, and then para sa eighth note is yung first note ng chords. So yung usually yung root niya yan C, let's say sa C ang root niya is C, the C note ito. So usually yan ang piniplay sa first beat is yung major third and the fifth chord, the fifth note. And then, ipapasok mo yung eighth note niya gamit naman ang root. So, like this. One and two and. Siya yung gumagawa ng eighth note, yung root. One and two and three and four and one and two. Three and four and one. Alright, kasi pag sinabayan mo yan ng bass line, mas maganda na ang tunog niyan. Alright guys, so pwede niyo yan gawin sa ibang key. Let's say A. Then D, then E, then A. So, ganun lang guys ang ginagawa dyan. Tatamsakan ko muna itong kay Len Bernardo. Sandali. Premiere na pala. Starting na. Nag-start na pala yung premiere ni Len Bernardo. Teka. Ayan, Len Bernardo, nandun ako sa premiere mo. Paano bumili ng branded na laptop? Magkano? Tungkol pala sa branded na laptop to.
All right, yan Bernardo, Len Bernardo, watching ako sa iyong premiere. Hayaan ko lang yan diyan. Watching lang yan siya diyan. All right guys, so yun yung mga topic na tinik natin ngayon, no? Ayan, si Ramtech TV. Hello sa iyo, Ramtech TV. Shout out. Good evening din sa iyo. Ayan, salamat, salamat. So, yung una nating tinakel, yung quarter, yung chord progression sa four chords in quarter notes. One, C, G, F, G, and then C. So, reviewin lang natin. 1, 2, 3, 4, quarter. 1, 2, 3, 4, F. 1, 2, 3, 4, G. 1, 2, 3, 4, 1. Alright. And then, yung next natin is yung broken chords. Instead na full chords, i-play natin note by note. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, and 3, and 4. And 1, and 2, and 3, and 4. And 1, and 2, and 3, and 4. And 1. So sa broken chords, no, note by note piniplay natin is nasa 8th note siya. 1 and 2, hindi siya 1, 2, so meron siyang 8th note, 1 and 2, and 3 and 4, alright. So yung next na technique na ginawa natin guys is yung instead na ganyan sa quarter, lalagyan natin ng 8th note. So instead ng quarter, 1, 2, 3, 4, ang ipi-play natin is, para maging 8 note siya is 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 4, 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1. So maganda siya lalo kapag nilagyan natin ang bass line, let's say sa key of C. Lalo siyang maganda kapag nasa kapag ginamitan mo na siya ng bass. Minsan nga maganda pa yan pag mababa yung bass eh. Ayan. So pag one step lower octave. So instead na ito lang yung lowest mo, meron ka pang mababa dito, mas maganda yung tone. Pagka full keys yung ginagamit mo, halimbawa piano or yung mga 88 keys na electronic keyboards, yun guys, mapapalabas mo yung ganun tone. Ito kasi keyboard ng ginagamit ko is maiksi lang siya, no? Kaya gumagamit ako ng octave down para ma-reach ko yung lowest niya. Pero actually, ito yung lowest niya sa factory settings. So, in some cases, maganda yung lowest. Yan. Alright? So, natakal natin ngayon yung tatlong techniques. So let's take a short break.
nag-aawitan. Ang ihip ng hangin ngayon ay kailamin. Pasko'y tumarating, iyo bang napapansin? Ang iyong hiling sa araw na ito, anong bagay kaya ang ninanais mo? Wala nang ang ligaya. At kung nandyan ka na, Paskong ito'y mas gaganda kung kasama ka. Ngayong Pasko, sana'y makapiling ka, pagkat sa tuwing ay naaalala ka, pakinggan ngayong Pasko, sana ikaw ay mahal.
ngayon ay kailamin. Pasko'y dumarating. Iyo bang napapansin? Ano ang iyong hiling sa araw na ito? Anong bagay kaya ang ninanais mo? Wala nang hihigil, lubhang ligaya. At kung nandyan ka na, Paskong ito'y mas gaganda kung kasama ka. Ngayong Pasko, sana'y makapiling ka, pagkat sa tuwing ay naaalala ka. Pakinggan mo ang bulong ng damdamin ko, tanging ikaw ang inahangad ngayong araw ng Pasko. Ngayong Pasko, sana Paskong ito'y mas gaganda kung kasama ka. Ngayong Pasko, sana'y makapiling ka, pagkat sa tuwing ay naaalala ka. Pakinggan mo ang bulong ng damdamin ko, tanging ikaw ang hinahangad ngayong araw Pasko. Ngayong Pasko, sana ikaw ay makamtang pag-ibig ko sa'yo'y sana'y maramdaman. Walang iba kung hiling sa may kapal, sana ay mapagbigyan ang puso ko. Ngayong Pasko, sana ikaw ay makamtang pag-ibig ko sa'yo'y sana'y maramdaman. Walang iba kung hiling sa may kapal, sana ay mapagbigyan ang puso ko. Sasaya,
kasagsagan. Batang masasaya at nag-aawitan ang ihip ng hangin. Ngayon ay Pasko'y dumarating, iyo bang napapansin? Ano ang iyong hiling sa araw na ito? Anong bagay kaya ang ninanais mo? Wala nang hihigil, lubhang ligaya. At kung nandyan ka na, Paskong ito'y mas gaganda kung kasama ka. Ngayong Pasko, sana'y makapiling ka, pagkat sa tuwid-tuwid ay naaalala ka. Pakinggan mo ang bulong ng damdamin ko, tanging ikaw ang hinahangad ngayong araw ng Pasko. Ngayong Pasko, sana ikaw ay makamtan, pag-ibig ko sa'yo'y sana'y maramdaman. Walang iba kung hiling sa may kapal, sana ay mapagbigyan ang puso ko na lulumba. Wala nang hihigil, lubhang ligaya. At kung nandyan ka na, Paskong ito'y mas gaganda kung kasama ka. Ngayong Pasko, sana'y makapiling kapagkat sa tuwid-tuwid ay naaalala ka. Pakinggan mo ang bulong ng damdamin ko, tanging ikaw ang hinahangad ngayong araw ng Pasko. Ngayong Pasko, sana ikaw ay makamtan, pag-ibig ko sa'yo sana'y maramdaman.
sa daan. Batang masasaya at nag-aawitan ang ihip ng hangin, ngayon ay Pasko'y tumarating, iyo bang napapansin? Ano ang iyong hiling sa araw na ito? Anong bagay kaya ang ninanais mo? Wala nang hihigil, lubhang ligaya. At kung nandyan ka na, Paskong ito'y mas gaganda kung kasama ka. Ngayong Pasko, sana'y makapiling ka, pagkat sa tuwing ay naaalala ka. Pakinggan mo ang bulong ng damdamin ko, tanging ikaw ang hinahangad ngayong araw ng Pasko. Alright, so ayan po, no, yan yung reviewin lang natin yung pinag-aralan natin kanina. So ito yung una nating pinag-aralan, guys, yung progression ng C, G, F, G, C, quarter notes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. So in quarter notes po ang bilang niya. And then yung next na tinakal natin, alright, yung next na tinakal natin ay yung broken chords. So instead na full chords ang piniplay natin note by note. 1 and 2 and 3 and 4 and... So 8 notes siya, guys, no? 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1.
So isang technique din yan para mapaganda yung piano playing nyo. And then yung last is yung so yung pag-play natin ng chords na may 8 note na kasama. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 2 and 3 and 4 and 1. Ayan. Alright, Wawai Pogi. Hello po. Hello sa iyo, Sir Wawai Pogi. Nasa harang pa. Okay po, Wawai Pogi. Ayan, nasa harang pa daw si Sir Wawai Pogi. So guys, kahit na 4 chords lang, ay marami kayong mapiplay ng mga kanta. So, pwede kayong mag-search sa Google, kahit sa Google lang. I-search nyo lang yung mga chords, yung mga songs na 4 chords lang ang ginagamit. So, marami po yan eh. Songs that use 4 chords. O kaya, songs in 4 chords. O kaya, songs using 4 chords. Maraming ibibigay yung Google dyan ng mga example, ng mga tugtog. And then, pag nakita nyo po yung chords, pwede nyo i-apply yung mga ganitong technique na pinag-aralan natin. Yan. Or yung broken. Or yung quarter. So kapag ka ginamit nyo yan guys, yung mga iba-ibang techniques na yan, marirealize nyo na pwede nyo palang tugtugin sila in different styles. So hindi lang yung kung ano yung original, so hindi lang yun ang paraan para ma-play nyo yung mga ganong klaseng tugtog. So maiiba nyo yung music niyan. And then may enhance pa lalo yung ability ninyo sa pagplay ng tugtog. Mas lalawak yung kaalaman nyo, madidiscover nyo yan. And then makakapag-create pa kayo ng sarili nyong rhythm. Makakapag-create kayo ng sarili nyong rhythm. Hindi kayo may stuck sa isang paraan. Wawai Pogi vlog, yung 5 videos mo sir na no CPR yun, magamit na background music sa Silent LS. Ah, pwede po, yes. Pwede po nyong gamitin yun sa mga Silent LS nyo. Kahit hindi silent, di ba, nag-LS po kayo, pwede nyo po yung gamitin as background music. So, yun po talaga yung purpose nun sir, para meron po kayong magamit pan lang. Di ba, nagsawa na kayo sa ibang music nyo, is pang ano naman po yun, pang pampalit. No CPR po yun, huwag po kayo mag-alala. Maraming beses ko na po yun ginamit at hindi pa po ako na CPR ulit. Hindi pa po ako na CPR. Yes, Wawai Pogi Vlog, pwede nyo pong gamitin yun sa Silent LS. Alright guys, pasupport lang sa aking premiere. Mag-start na in 6 minutes. Pwede po nating panoodin yon, then balik na lang po tayo dito ulit. Ayan. Thanks. Kaya guys, kung gusto nyo matuto mag-play ng piano, alibawa yung mga iba-ibang style, punta lang po kayo dito sa LS ko at lagi na po ako tuturo ng mga iba-ibang techniques sa pag-play ng piano. Kukuha tayo ng mga example ng mga music, ng mga kanta, and then pwede nating pag-aralan yon. Isa-isa. Kaya kung may gusto kayong mapag-aralan next time, may gusto kayong pag-aralan natin or may gusto kayong topic na
pag-usapan natin, guys. Sabihin nyo lang po sa akin dito sa comments or dyan sa ating chat box. And then, magpiprepare po ako para sa next session natin. Makapag-usap-usap po tayo ng mga tungkol sa pagpe-play ng music. Mga simpleng, tulad noon, simpleng chords progression, yan. Mga simpleng techniques. Or kung gusto nyo naman, pag-usapan natin yung mga scales. Ayan guys, pwede ko po kayong tulungan dyan kahit pa konti-konti para ma-enhance lalo yung pagpiplay nyo ng piano or ng electronic keyboards katulad nito. Actually, hindi piano itong gamit ko guys, electronic lang ito, electronic keyboards. So, halos parehas din yan ng piano talaga. Ang set ng keys niyan is pareho lang, although mas maiksi ito, is parehas lang din ang structure, kumbaga ang tunog, same lang. For minutes na lang, host, premiere mo na. Yes po, nakatutok din po ako dito sa monitor ko. May monitor din ako dito dun sa premiere ko, Ty Gilbert. Ayan. Kung gusto mo po, Ty Gilbert, bigyan kita ng original file ko nung ano, nung No CPR Music, bibigyan kita po kung gusto mo ha, para makuha mo yung mga tugtog na yan. Para pag-play mo sa iyong Silent LS po, ay original music talaga yung nakuha mo, hindi yung sa YouTube. Pwede mo po yan, halimbawa, isend ko sa iyo, pwede nyo po yan i-save sa MP3 player mo or sa cellphone or sa USB and then i-play mo siya habang nag-LS po kayo or naka-silent LS kayo. Yung pwede ko pong ibigay sa inyo yung music mismo, yung pong MP3. Hindi po yung video, yung ano lang, yung music lang po kung gusto niyo po. Ayan guys, 2 minutes na lang guys yung premiere ko na po. So pa-support lang po dyan. Pwedeng panuorin po muna natin sandali and then balik na lang po tayo dito sa aking LS. Ayan, mag-start na po in 2 minutes, nakikita ko. Batiin ko muna sila sa aking premiere. Ilan ko ngayon premiere.
All right, ayun. Natapos din yung All right, guys. Thank you very much, guys, sa mga nag-support sa aking premiere ng mukbang. Ayan, yung Korean food. Ayan. Yung Korean food mukbang. Ayan. Thank you, thank you. Ayos, ayan. Andigo Ilocana. Ayan. Shout out to you, Ango Ilocana. Salamat. Ayan. Ang ganda ng sayaw-sayaw mo dun, Ango Ilocana. Eksakto sa tugtog na ginamit ko. Huawei Pogi Vlog. Ayan. Salamat po sa patambay-tambay nyo dyan. Ayan, guys. Nakakagutom yung, ano, yung mukbang na yun. Jack Stein. Jax. Naka-LS pa ako eh. Nag-break lang para dun sa mukbang na yun sa premiere. Ngayon, ang ginagawa ko lang ngayon ay nagbibigay lang ako ng mga tips sa pagtugtog ng piano. Mukbang ulit next month. Japanese food naman. Next month? Ang layo pa no. Next week na. Ano na ba ngayon? Wednesday o? Sa Monday. O kaya Saturday. O diba? BG lang nag-dinner. Kayo guys, kaya na po. Oh, sige, sige. Oo, Jack Stein. Jack and Teen. Ayan, sige. BG ka lang at dinner-dinner ka lang dyan. At gabi na rin sa atin guys. 7 o'clock na. Kaya dinner time na. Ako na, nung nag-take a break ako kanina, sumubo na ako. Nag-dinner na ako ng konti. Tapos mamaya ulit. Dito na lang ako magharang. Ayan. Salamat sa iyo, Jax. Ayan. O, sige, sige. O, sige. Saturday or Sunday. Japanese food naman, doon naman tayo sa Himawari. Ano na tayong gagawin nito kundi kumain na lang ng kumain. Pag-uwi natin ng Pinas nito. Pag-uwi natin ng Pinas, wala. Just Warren, OMG. Dan Tom Saksir. Warren, ikaw ba to? Warren? Ito yata yung kaibigan kong si Warren from... Cebu? Di ba Warren from Cebu? Parang nagbago yung pangalan mo kasi dati Warren eh. Ngayon just Warren OMG. Ango Ilocana, mukbang ulit. Oo, mukbang ulit. Japanese naman. So yun guys, reviewin lang natin yung mga pinag-aralan natin kanina. Yung nga pala, no, kung meron kayong gustong topic na pag-aralan natin or pag-usapan natin sa next time, sabihin nyo lang po sa akin na kung may gusto kayong pag-aralan dito sa piano, sabihin nyo lang din baka magawan ko ng preparation para next time. Yun naman ang itatopic natin guys. So kasi ngayon, ayan, kain lang ng kain. O nga, si Ango Ilocana. Puro kain na lang tayo nito. So ngayon, ang pinag-aralan natin ay 3 techniques sa pag-play ng simple chords sa piano keyboard. Kasi guys, no, kahit na simple chords lang, alimbawa 4 chords lang, pwede nating gamitin 'yan para makabuo tayo ng kanta. Ganda po talaga ng voice niyo, whether singing or speaking. Alam niyo po, ano eh, pangarap ko maging DJ sa radyo. Hindi lang natuloy. Maganda ba kahit nagsasalita lang? Anyway, salamat Jack and Tin. So pwede nating gamitin yung 4 chords lang, no, para makabuo tayo ng kanta. So katulad nga nito, yung ganitong technique guys, yung playing yung chords in quarter notes. Wow, galing din live tutorial. Oo, Jack. Nagtuturo lang ako ngayon ng techniques sa pagplay ng piano. So kaya nga, kung meron kayong gustong pag-aralan or pag-usapan natin,
sa next na live stream ko. Yun naman ang itatopic ko. Kung gusto niyo po ha, kung meron kayong gustong malaman, idea, gusto niyo mga tanong-tanong, pwede niyo pong bigay sa akin yan. Then, I will try to prepare for that. So, ngayon ang tinik natin guys yung tatlong techniques, no? Yung pag-play ng simple chords. Halimbawa, yung chord progression natin is C, G, F, G, and then go back to C. Pwede tayong mag-play in quarter notes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. So, ganun po, no? Yung unang technique. So, piniplay natin yung chords sa right hand. Yung tatlong notes. Yung isang buong chords na yan sa right hand, and then sa left hand meron tayong bass line na ginagawa. So instead na full chords din tayo sa left hand, hindi natin gagawing full chords yan kasi ayan, pag pinakinggan nyo yan hindi siya magandang pakinggan, parang medyo cloudy yung dating, hindi clear, diba? So instead na full chords tayo sa left hand, gagamitin lang natin yung bass line sa left hand. So C, G, F, G, and then C. So yung una natin ginawa is quarter, and then yung next na ginawa natin, i-review natin ay yung broken chords. So instead na whole chords ang piniplay natin ng in quarter notes, in quarter time, ipiplay natin note per note in eighth note. Diba? So C, alright, so you know, in 8th note you know, so 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. So piniplay natin yung chords, yung notes ng chords in 8th note. Idol, tambay lang bisip. Sige kapatid, bisdak, salamat sa patambay mo dyan kapatid. So piniplay natin in 8 notes yung every note, every single note ng chords. So kung C yan, C, E, G, and then kung G yan, doon tayo mag-i-start sa sa major third ng G, which is B. And then kung F yan, mag-uumpisa naman tayo sa major third ng F, which is A, and then the fifth note and the octave. So ganun din po sa G. Major third, fifth, octave. So major third, fifth, octave. So ang mangyayari po niyan is 1, 3, 5, and then 3, 5, 1. So yung 1 niya is yung octave niya, no? And then sa F, 3, 5, 1. So same din. So 3, 5, 1 ulit sa G, and then 1, 3, 5. So, ulitin natin yan. In 8th note, 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1. Alright? So, iba rin siya dun sa ginawa natin kanina nga quarter. So, yun yung una, quarter. Ito ngayon is broken chords in 8th note. 1, 2, and 3, and 4, and 3, and 4, 3, and 4, 3, and 4, and 1. Alright, so yun yung second technique. And then, meron pang kasunod yan, yung isang tinakal din natin, na instead na quarter din, halos kapareha siya nitong quarter, kaya nga lang lalagyan natin ng 8th note dito.
Mangisda sana, ano? Mangisda sana all, nag-enjoy ako sa tutorial mo. Next time na lang mangisda. Pwede ka naman mangisda diyan, ano, Jack? And then balik-balik ka lang diyan sa LS ko. Kasi ayun nga eh, no. Hindi na tuloy makaisda. Miski guys kapag ano nga yung Friday, yung kantahan LS, hindi na nakakapangisda eh. Nakikinig na lang din at nanonood eh. So yung third, no, yung third technique, instead na quarter, papasukan natin siya ng eighth note. Like katulad nito, 1 and 2 and 3 and 4. So itong technique na to, madalas nyo itong marinig sa mga tugtugin, no, sa radyo or kahit saan man. Kasi madalas din itong ginagamit. 1, 2, 3, 4, and 1 and 2, 3 and 4, and 1 and 2, 3 and 4, and 1, 2, 3 and 4, and 1. Alright? So ganun lang guys, no, yung technique na yan. Minsan nariring yan. Paano kaya ginagawa yun? Yung ganung tunog ng piano. Then. Naririnig niyo 'yon, nag-alternate dan 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 dan. So ganito po yung technique doon. Ang very common niyan sa first beat, ang piniplay diyan ay sabay yung major third and the fifth note. And then yung gagawa ng eighth note is yung root. So 1 and 2 and 3 and 4 and then depende kung anong chords yung kasunod. This time, ang chords na kasunod natin is G. So, instead na sa first position, sa second position tayo. So, ang first beat natin ay fifth and the one sa octave. And then, yung gagawa ng eighth note is yung major third. Pareho sila ng F. So, fifth and octave, yung one. And then, major third, ang gagawa ng eighth note. G ulit. So C. Yan. So mas maganda to kung gagamit kayo ng baseline sa left hand. Kasi pag ito lang, boring yan eh. Or minsan kasi ginagamit yan, yan lang. Pero konting part lang ng song, ng tugtog. So hindi siya buong song ganyan ang gagawin. Meron at meron siyang bass talaga. Let's say sa intro, yan lang. Ayan, intro lang yan. Yan, intro. And then pagpasok ng kanta niyan, may bass line niyan. So C, G, then F. And then G ulit. And then C. Alright guys, ganun siya, no? So, sana na susundan nyo, ha? Kasi, madali lang naman. Ayaw ko bumitaw dito. Gusto ko nakatutok sa tutorial mo. O nga, libre na. Dito tayo sa free online piano lesson. O nga po, Ate Merlin. Ayan, hello Ma'am Merlin, ayan. Okay, so kung pagsasabay-sabayin natin, kung gagawin natin lahat yun guys, yung pinag-aralan natin, no? Nag-start tayo sa quarter, and then sa broken, and then yung sa eighth note. So pwede yan eh, in 1, 2, 3, 4, 1. Then broken. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2. 3 and 4 and 1 and 2. 4 and 1 and 2 and 3 and... Then 8th note. Two, three and 4 and
So in four chords lang, in four chords na progression, nakagawa tayo ng iba't ibang style ng playing. Nakagawa tayo ng iba't ibang techniques. In-apply natin yung mga techniques na yon. So nakagawa tayo ng tatlong klase ng style ng playing, ng progression na yun. So hindi ka maboboring, hindi ka mabobore sa pagpe-play. Kasi meron at meron kang iba't ibang gagawin. Hindi yung katulad na isa lang yung ginagawa mo. Minsan, parang nakaka-boring yan eh. Actually, totoo yan eh. Kahit ako eh. Kapag isang klase lang yung ginagawa ko, eh, medyo naboboring ako. Kaya, ang ginagawa ko guys, nagre-research ako ng iba pang techniques kung paano ko pa siya mapapaganda. Katulad nga nun, instead na magko-quarter lang ako, pwede mong palitan. And then, papasokan ko siya ng 8th note. Ito yung 8th note. 4 and 1 and 2 and 3 and 4. 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Alright guys, so yan o. So ngayong gabi, naka-take tayo ng tatlo, nakapag-aral tayo ng tatlong techniques kung paano pa natin mapapaganda yung pagpe-play natin ng simple chords. Simple chords lang yan guys. Lahat yan major chords lang. Hindi pa tayo gumagamit ng minor chords po ngayon. So ang mahalaga, alam nyo kung paano gawin yung chords. Kasi yan ang basic foundation yan guys, yung chords talaga. Kasi pag hindi nyo alam bumuo ng chords, mahihirapan kayong gumawa ng tugtog. Kung mali yung chords nyo, mali din yung magagawa ninyong tugtog. Hindi magandang pakinggan, hindi masarap pakinggan, hindi maganda sa tenga. So, importante guys, alam nyo yung chords. No? Marami namang mapagkukuhanan na ng chords ngayon sa internet. Unlike nung nag-aaral ako ng piano guys, eh talaga namang wala pang internet nun. So, hindi ko pa siya mahanap. Kailangan ko pa, minsan bibili pa ako ng mga magazine, yung mga song hits. Merong mga chord chart doon sa likod nun. And then, wala namang explanation doon kung paano mo siya ipi-play. Basta nakasulat lang, nakapindot lang. I mean, yung piano keys na ganyan, nakadrawing. And then may kulay itim na bilog. So, yun ang pipindutin mo kung saan siya nakatutok. Ganun ang pag-aaral nun namin guys. Unlike ngayon kasi ang dami-dami ng mapagkukuhanan ngayon. So marami pa tayong ibang pwedeng pag-aralan dyan guys. No? And then kung talagang masipag po kayo, pwede nyong gawin yan in different keys. Kasi ito, ang basis ng key natin ngayon is key of C. So, ang family niyan is C, G, F, A minor, ayan, B minor, F, C, ayan. So, pag talagang masipag kayo, pwede niyong gawin niyan sa D, sumahanap niyo yung family niyan, di ba? A flat, B flat, di ba? And then, pwede din yan sa A. So, yan is kung talagang masipag po kayo. Mahahanap nyo yan sila kung saan kinyo gawin. So, okay, no? Basahin lang muna natin itong mga chat ng ating mga kasamang nandito. Wala na po kasama ni Noy. Ma'am Merlin. Ah. Okay, hats off to you sir. Galing, share mo pa, nalalaman mo, kudos. Ah, yes. Jack, oo nga. Talagang nagsishare-share lang din ako. Meron nga din ako mga tutorial doon sa YT ko. May mga pagtuturo akong ginagawa doon paunti-unti. Kasi alam nyo, mahirap din guys gumawa ng tutorial video. Matrabaho talaga. Sana all may tutorial. Bisdak.
TV. Basta ako, wala akong naintindihan, idol. Wala akong naintindihan. Dong James, Tamsak Harang. Dong James. Teka, bago ka lang, Dong James, parang hindi ko yata maalala, Dong James. Anyway, Dong James, salamat ha. Dong James, salamat sa patamsak at paharang mo dyan, Dong James. Binigyan kita ng jacket, Dong James. So guys, diba, kahit simpleng chords lang, makakagawa tayo ng mga tugtog na akalain mo ba yun na pwede palang mangyari to? Or ito? Or... O, diba? Kasi guys, depende yan sa kung paano mo i-play yung chords. So, hindi lahat guys ng pag-play ay pare-pareho lang. Kahit naman sa gitara, halimbawa, iba-iba yung technique ng strumming, diba? So, sa piano, ganun din. Iba-ibang style. And then, makakapag-produce ka ng iba-ibang sound ang lalabas sa iyong pag-play. O, diba? Kaya, ay, sa mga gustong mag-piano talaga, or sa mga gustong tumugtog ng keyboards, kahit na hindi totoong piano, kahit na electronic keyboards lang, I suggest, in-encourage ko kayo talaga na mag-practice pa kayo para madagdagan pa yung ability ninyo sa pag-play. And then yun nga guys, no, kung next time meron kayong gustong pag-usapan natin sa live stream tungkol dito sa pagpe-play ng piano or keyboards, sabihin niyo po sa akin para yun naman ang itatopic natin sa susunod. Ipi-prepare ko yung tungkol doon and then yun ang pag-uusapan natin. Ayan. Alam niyo guys, kahit na apat na chords lang, maraming mga kanta na matutugtog nyo. Kasi maraming mga chords, maraming mga kanta na 4 chords lang ang ginamit. Sample na nga lang yung Let It Be ng Beatles, no? Di ba, tinugtog nila yun sa C. Sa G. Tapos A minor and then F. So, paulit-ulit lang yan, guys. Magmula simula hanggang matapos yan, dyan nakabase yung kanilang kanta, yung kanilang tugtog. And then papasukan lang yan nung sa may pinaka interlude. Yun pa rin yun guys. So F, C, G, G, F, G, F, C. So yun pa rin yun. No? So actually 4 chords lang talaga yun. Maraming mga kanta na talagang four chords lang ang ginagamit. Dong James, ayan, ganda nito. Oh, Dong James, nagbibigay lang ako ng konting tips sa pagpe-play ng piano. Kaya kung nagpe-play ka ng keyboard, Dong James, baka kahit papano ay may mapulot kasi dito sa ginagawa ko. May mga letters po yung keyboard ko, host, para may guide. Ah, yeah, pwede rin yun, Dong James. May mga gumagawa talaga nun na kahit ako, naglalagay din ako ng letters. Pero, kailangan sanayin mo rin na walang letters. Kailangan i-memorize mo yung position. And then, pagka na-memorize mo na yan, mas magiging free yung pakiramdam mo. Kasi alam mo na eh. Hindi ka na magbabasa, hindi ka natitingin talaga. Talagang alam mo na kung saan siya nakaposisyon, nakapwesto. So, anyway, Dong James, maganda yung ginagawa mo, may letters. Ako din dati naglagay ng letters para turuan ko yung para magturo. Kaya nga lang, hindi ko na rin pinatatagal. Pinasasaulo ko sa kanila yung key tsaka yung chords. Opo, nakadepende ako sa letters. Oh, yun nga.
Kasi hanggat hindi mo yan bibitawan, hindi ka masasanay na walang letters. Masasanay ka na lang dyan na may letters sila. Eh, paano kung natuklap yung isa? Di hindi mo na alam. Diba? Kaya kailangan, kapatid, tanggalin mo din yung letters. So, sanayin mo. May ano yan eh, may palatandaan ka rin naman dyan kung nasaan sila. Kasi, pansinin mo, from here up to here, yan ang itsura niyan. And then from here up to here, ayan din ang itsura niyan. Pareho-pareho yan, kapatid. So, yan, pare-pareho. Ayan, no? Pareho to. Yan, di ba? Yan, pare-pareho lang yan sila. Ayan. Kaya, hindi ka malilito dyan. Sa umpisa, malilito ka, syempre, dahil bago lang. Pero habang araw-araw ginagawa mo yan, makakasanayan mo yan. Green Rose 23, salamat po sa patamsak. Good evening din sa iyo po. Diyan po ako na wawala, host. Oo, Dong James. Kailangan lang talaga yan na practicein mo siya. I mean, talagang araw-araw. Kung may time ka mag-everyday, mag-aral ka, mag-practice. Kung may time ka everyday mag-practice, talagang gawin mo. Kasi kapatid, alam mo, ang pinaka-importante rito is time. Time talaga. Kung wala kang time dyan, or kung limited yung time mo, yung mapag-aaralan mo, is yung matututunan mo is limited din. No? Kaya kahit ako noon, nang nag-uumpisa pa lang ako, hindi ko rin agad natatandaan. Pero kasi araw-araw talaga ako nagki-keyboard noon. Hanggang sa siguro nakasanayan na lang din ng mata ko na sa ulo ko sila. Hindi ko na alam kung saan ang C pag walang label. Yun nga kapatid, 'di ba? Kasi pag natuklap, halimbawa yung C na to, may letter C diyan. Once na natuklap 'yan, halimbawa na tanggal yung sticker ng letter, patay na. Paano na? Or yung A dito, yung la. Pag natanggal yung letter A dito, wala na. Hindi mo na makikilala. Need ng patience and effort. At ayan mismo talaga. Patience talaga and effort. At saka time talaga. Kailangan na may time ka. Ano ba naman to, Shane? Paano kung walang keyboard? Pwede rin yung keyboard ng PC. Eto sa iyo, Shane. Iba yung tunog ng keyboard ng PC, Shane, iba. Takatak 'yun eh. Takatak. Ganito yung tunog ng keyboard ng PC, Shane, no? Ayan. Ang kulit ni Shane. Alam mo, Shane, pag wala kang keyboard, bili ka. So, yun guys ha, huwag niyo kakalimutan yung pinag-aralan natin na playing chords in quarter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ayan yung isang technique na ginagamit ha. Playing chords in quarter notes lang yan ha. Yung isa is broken. Nako. Ayan na naman si Nightbot. Dinilit yung mga comment mo, Shane. Ni Nightbot. Hala. I'm sorry. Did I break your concentration? Huwag ka na maglagay ng maraming emoticons. Tinime out yata. 5 seconds. Ayan. Tinime out ka ni Nightbot. Dinilit talaga ni Nightbot lahat to. Pati yung tawa man lang, dinikit at dinilit eh. Gawa po kayo ng video, host, na parang cover. Na time out si Shane. Dong James, gawa po kayo ng video, host, na parang meron akong mga video, Dong James. Kung hindi mo pa napapasyalan yung bahay ko, may mga cover ako doon.
At saka meron din akong tutorial doon. Puntahan mo, kapatid, para nagagamit pang cover songs. Nako, Dong James. Meron ako niyan. Puntahan mo yung bahay ko, Dong James. May mga ano ko. Ito ha, i-share ko sa'yo ha. Kung hindi mo pa siguro din napuntahan yung bahay ko eh, no? So, bigyan kita ng link. Kasi may mga gawa na ako na may mga cover songs ako doon. Meron din akong mga tutorial. Ayan, Dong James. Yung binaba ko na yan, playlist yan. No CPR yan. So, ayan yun. I-share ko na sa'yo yan. Mga no CPR music yan. Hindi pa ako nakapag-tour. Oo nga. Oh, sige, Dong James. Oh, ganyan talaga. Hindi bale. Pasyalan mo lang yan. And then, baka makatulong yan sa'yo. Tapos, sa susunod na LS ko, kung meron kang gustong mga itanong sa akin, pwede mo kong sabihan para idagdag ko sa lesson na gagawin ko. Sandali, Dong James, ha? Ano nga ba yun? Ayan, Dong James, yung binaba ko na yan. Ipaki-follow mo ako dyan. Paki-like na rin. Like and follow din. Pwede mo akong i-PM dyan kung may gusto kang mga itanong sa akin sa pagtugtog ng keyboard. Baka alam ko yung sagot. Makapagbigay ako ng konting tulong sa'yo. Ayan yung Facebook page ko po yan ng aking YouTube channel. So, pwede mo ako dyan i-message kung meron kang gustong itanong. Halimbawa, sa next LS, gagawa ko ng another set ng lesson. Pwede kong isama yung tanong mo kung sakali. Like the page. Ah, okay, sige. Pwede ka mag-PM dyan, ha? Alright. So, guys, review lang tayo, ha? So, yung una nating ginawa is yung playing chords in quarter notes. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. So, i-analyze nyo ha kasi yung chords natin is 1, 2, 3, 4. So, quarter notes yan. Pero yung baseline natin is whole note. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. So, diba? Nagka-quarter yung right hand. Whole note naman yung left hand. Importante guys, yung left hand nyo is merong bass. Kasi pag walang bass yan, boring yan. Boring talaga. Manipis ang tunog, guys. Manipis. Unlike pag nilagyan nyo yan ng bass line, nagiging buo yung tunog niyan, busog. Yung tinatawag na busog ang tunog. Hindi siya manipis. Diba? Kumbaga makapal siya, malaki yung tunog, buo. Hindi manipis. So walang butas. Kumbaga puno siya. Yan. Huwag niyong kakalimutan guys yung baseline natin. And so yung next is yung broken chords, no? In C. So 8 note ang gagamitin natin dito, 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1. So same chord progression yan, C, G, F, G, C. So, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2
and 3 and 4 and 1. Ayan. Bisayang Rakitero, TV vlog, Tamsak host. Galing mo, Brad. Bro, God bless. Salamat sa iyo, Bisayang Rakitero. Thank you sa pagpunta mo sa LS ko, kapatid. Thank you, thank you. So yun tayo no sa second, yung second technique na ginawa natin is yung ayan. Yung broken chords no. So instead na whole chords 'yan, ibe-break natin 'yan. So ipe-play natin 'yan note by note. In 8 note, guys ha. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2. And then yung left hand natin is kailangan nagbe-bass. Whole note lang yung bass natin. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. 3 and 4 and 1. 3 and 4 and 1. 2, 3 and 4 and 1. Alright, yan yung second na technique. Yung third na tinakal natin kanina is yung playing chords ng gagamit tayo ng 8 notes. Hindi siya broken, ha? So, instead na quarter, 1, 2, 3, 4, lalagyan natin siya ng 8 note in between sa quarter, no? So, ang mangyayari, dapat talaga is by 8 note na ang bilang natin. So, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2, 3 and 4 and 1 and 2, 3 and 4 and 1 and 2, 3 and 4 and 1. So, gagamit tayo ng bass line sa left hand. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2, 3 and 4 and 1 and 2, 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Alright guys, ayan. Sana ay may napulot kayo dyan sa mga ibinigay kong tips na yan. So next LS ko, kung may gusto kayong itanong or mapag-usapan natin, sabihin nyo lang sa akin para maidagdag ko siya sa set ng lesson na gagawin ko, guys. Thank you, thank you. Ayan. Mag-play muna ako ng song. Alright guys, thank you very much sa pagpunta nyo sa live stream ko ngayon. Gumawa lang ako ng nagbigay lang ako ng mga tips sa mga pag-play ng piano. So that will be all for tonight. Good evening ho sa lahat. Ayan, padikit na lang po sa maliit kong bahay. Road to 100k po tayo. Wow, ang dami na. 100k. Ang galing mo naman kapatid. Ayan guys, sa mga hindi pa nakadikit kay Bisayang Rakitero TV T-Vlog. Yan guys, dikitan nyo na po at para makadagdag din. Natulong din tayo. And then babalikan lang po kayo ni kapatid Bisayang Rakitero. Palagyan nyo na lang po ng hashtag Gigi Almay para alam po nang galing dito at legit na legit po at mababalikan po kayo tayo. Yes po, na-late ako idol. Yes, yes. Thanks so much for sharing your knowledge. Yes, Jack.
So salamat guys ha, sa pagpunta niyo sa aking 100 lang ay kala ko naman 100. Napeke mo ako doon ng kapatid. Sige. So yan po guys ha. Salamat guys sa pagpunta niyo sa live stream ko ngayon at sana kahit papaano is meron kayong napulot man lang or nag-enjoy man lang kayo dito sa pagtuturo-turo ko ng mga style ng pagtugtog sa piano keyboard. So I hope to see you again next time kung meron kayong gustong mapag-usapan natin or turo ko. Sabihin niyo lang po para maidagdag ko sa preparation ng next lesson na gagawin ko. I'll see you guys on Friday. Good night. Thanks. God bless. Wala nang hihingi. Lubhang ligaya. At kung nandiyan ka na, Paskong ito'y mas gaganda kung kasama ka. Ngayong Pasko, sana'y makapiling ka pagkat sa tuwing pinay naaalala ka. Pakinggan mo ang bulong ng damdamin ko, tanging ikaw ang hinahangat ngayong araw ng Pasko. Paskong ito'y mag-
mas kaganda kung kasama ka ngayong Pasko.